Huwag magreklamo. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang pagtututol at pagtatalo upang kayo ay maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Mga taga Filipos chapter 2 verses 14 to 15. Walang pagtutol? Mahirap itong gawin, lalo na kung dumadaan ka sa sitwasyong hindi mo kabisado, hindi mo kasalanan, o kaya naman may katrabaho o kamag-anak kang mahirap pakisamahan. Pero ang sabi sa mga taga Filipos chapter 2 verse 14, gawin ang lahat ng bagay nang walang pagtutol, kaya walang exemptions. Makakatulong para maiwasan ang pagrereklamo kung kay Lord tayo magsusumbong. Kapag sa Kanya natin ibinigay ang ating concerns at complaints, pinapadaman niya sa atin ang Kanyang presence at binibigyan niya tayo ng peace and guidance. Kung magbibilang din tayo ng blessings, mapipigilan tayo sa pagrereklamo. Nababawasan ang masamang epekto ng pagko-complain tuwing nagpapasalamat. Kapag nakatuon tayo sa lahat ng mali, baka ma-depress pa tayo. Kung ililipat natin ang focus sa mga bagay that are working for us and not against us, mamamagnify ang kabutihan ng Diyos. Hindi ka takataka kung bakit kalooban ng Diyos na maging thankful tayo dahil kabutihan lamang ang idudulot nito. When we reach out to others, gumagaan din ang ating pakiramdam. Nasubukan mo na bang magreklamo tapos may ibang nag-share ng problema nila na mas matindi pa? Parang bulang biglang nawala ang bigat ng problema mo. Hindi lang kasi tayo ang namromoblema. Marami. Kaya, kamustahin mo ang mga kaibigan mo at kamag-anak. Kailangan ba nila ang panalangin at tulong mo? Hindi natin kayang umiwas sa pagko-complain kung walang tulong ng Holy Spirit. Kaya rejoice, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ang kumikilos sa atin. Sa pamamagitan ni Jesus na siyang ilaw ng sanlibutan, magsisilbi tayong ilaw. Magagawa nating hindi magreklamo at maging mapagpasalamat. Manalangin tayo. Panginoon, inaamin ko na nagrereklamo ako. Salamat sa inyong pagpapatawad sa akin at sa paglilinis ng puso at dila ko. Turuan ninyo akong maging mapagpasalamat at tumugon din sa pangangailangan ng iba. Amen. For application, subukan mong gumawa ng thank you journal. Araw-araw for 10 days, write down at least 5 things you are thankful for. Subukan mong huwag mag-ulit ng entry at magugulat ka na lang sa dami ng blessings mo. After 10 days, why not make this a regular habit? Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang pagtutol at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Mga taga Filipos chapter 2 verses 14 to 15. This is Felici Pangilinan Buizan. Make wise choices today.